Grabe, ang bilis ng panahon. Dati, pinapanood lang namin kayo sa Maria Clara at Ibarra. Ngayon, mapapanood na namin kayo as Monique and of course as Carding sa Maging Sino Ka Man. Ano yung may expect namin mga kapuso dito sa serye? Naku, napakagaling ni Barbie dito. Diyos ko naman! Liit na bagay. Hindi, marami actually kasi marami kaming mga unang beses palang makakasama, like si Gov ER, si Sir Jeric. Siyempre, bilang action talaga yung genre natin, kailangan natin ng mga veteranong action stars, hindi ba? Tapos siyempre, may reunion with Miss Jean Garcia, and of course, sobrang sayang katrabaho ni Faith Silva and Rain Matienzo, and best actor, Mikoy Morales. At yeah, siyempre, ang ating Padre Salvi, si Juancho Trevino, kasama din natin. Kaya marami po kayong aabangan sa Maging Sino Ka Man. Ano ba yung mga memorable na ginawa nyo so far dito sa series? Siguro yung mga action scenes namin ni Barbie. Walang ano eh, walang double eh. Yeah, kasi as we know, like, hindi naman kami sanay sa action talaga. So now na nabigyan kami ng ganitong, you know, like full-fledged action series nga, nakagulat. And nakagulat din na maganda yung kinalabasan. And ako personally, mas nagustuhan ko nga yung action na parang, ay, gusto ko siyang gawin ulit in the future. Ikaw ba? Supportahan na lang kita. Hindi, kasi matatakotin kasi talaga ako. Alam nyo naman ako, I'm a very sensitive person. Yeah. Pero nilalaban ko naman kasi nahiya naman ako kay David kasi super action siya, di ba? Hindi, ako paprotect na lang. Gagawin na. Ayan, okay, sige. May protector. Diba, first time yung dalawa na sumabak sa action scenes, di ba? Not na seryoso, yes. Oh. Walk me through kasi nakita ko doon sa ano eh sa yung mga pinapalabas ngayon sa TV natin na teaser, di ba? Nagmomotor ka tapos aagawin ni Carding yung motor. Wala kang ka-double doon. Secret! Actually, ano, halo. Yes, halo. Halo siya. Pero yun yung first meeting namin talaga sa show. Yung eksena yun. So, dun talaga? Yun ang icebreaker? Oo. Talagang dun agad. Paano? I mean, how was that for you? Well, medyo mahirap talaga kasi yung dapat yung adrenaline mo dapat mataas agad eh. Eh di ba, kumbaga parang sobrang laking talon niya from Maria Clara at Ibarra na very pa-sweet lang, di ba? Mga kilig-kilig lang. Yun talagang in the middle of ano, motor chase talaga siya eh. Tapos biglang nagkita kami, yung ganun. So iba talaga. Siya nag-tarzan din ako sa rope. Nag-tarzan din siya sa warehouse. Sa warehouse. You know, ayun oh. You know, ayun. Oh, yun. Yeah. Ayun. Tsaka astig na astig ah. First time kita nakita na ganyan. Oo nga, actually maraming ang nagsasabi sa akin na hindi daw nila inakala na kaya ko daw yung ganong role. Nakatawa naman. Kasi syempre with the help of the director na rin, tinutulungan talaga nila kami every step of the way. Tsaka importante yung may tiwala sa yung director. So the fact na pinagkakatiwalaan niya ako, sinasabi niya sa akin, uy, parang minimotivate niya ako every single scene. So that really helps me a lot. I have to give it to you. Kasi sabi ko nga, hindi ko alam, nung narinig ko tong project na mapupunta sa inyo, hindi ko alam kung kaya mong i-pull off. Kasi si David malumanay, parang walang kaastigan sa katawan, parang ganun, parang boy next door. Actually, no first scene, scene yata namin together ni Barbie, tinatanong ko siya, meron bang pinagkaiba? Sa bar. No, sa bar, di ba? Tinatanong niya kung paano daw siya magsalita, kung iba daw kay Fidel. Na-appreciate ko naman yun coming from him kasi conscious pala siya sa ganun, yung pag-transition ng character niya. Na bilang actor, importante rin talaga kasi yun. Conscious effort na dapat ma-improve mo yung sarili mo from your previous project. So, appreciate ko naman yun. And yes, iba. Kailan mo inaano yung switch? Parang, wait, Carding ako ngayon. Ngayon ba? Ano ka? Ano ka today? Si Del. De joke lang. David lang, David. Napaka ano, lumanay eh. No? Siguro, I think my mental switch lang din talaga sa pagiging actor na okay, Carding ako ngayon. Siguro nasa environment na rin.
nasa damit na sinusuot ko. And I think familiarity with the character. Mm-hmm. So ngayon, medyo nasasanay na ako, even in real life. Minsan, ganoon na rin ako magsalita. Talaga? Minsan, parang, uy, parang yan yung ano mo. Nadadala mo sa bahay? Mo. Si Cardi? Oo, sa mga kaibigan ko. Parang, bakit parang yan yung, parang nadadala mo dito yung role mo, ha? Ganoon. Method. Eh, sabi ko. Very serious actor. Diba sabi ko nga sabi ko, serious actor. Oo nga, tama. Tama. Pero si Barbie, as ano naman, Dino. Yes, diba? Dino naman. O, kasi grabe. Yung original, meron ding this guy, si Michelle Antoneta, pero hindi lalaki. Mm. Dig na yung before, diba? Mm-hmm. Basta nagbago siya ng look, pero babae pa rin. Mm-hmm. This time, ginawa nilang talagang totally different from Monique. Lalaki talaga. Kasi nga, may pinagtataguan. Meron. Oo. Kasi naloka ako, biglang may gusto palang pumatay sa akin. Nang wala naman akong ginagawang masama, so napilitan akong magtago. Ang dami muna nagampanan. Naging dalawa na nga yung mukha mo. Oh, exactly. Oo, pero this time, first time mo yata ang gumanap na lalaki. Yes, totoo yan. Mm-hmm. Nagaling niya doon. Totoo? Oo. Mm-hmm. Nung nag-shoot pa lang tayo, alala mo yun, yung shoot natin sa posters. Oo. Parang sa galing niya doon, mga ganun. Tagyahin ko kaya ito. Akala mo 6'1", no? Oo, eh. Tagyahin ko kaya ito. Meron kaming call, nag-air kami nung weekend. Tinanong ko yung mga kasamahan ninyo, kung sino yung pinaka-astig. Si Barbie yung nanalo eh. Kasi nga, very soft-spoken si baby. Mm. Diba? Very anong opa. Motivation mo, Barbie, para maging ikaw si Dino? Seriously? nanood ako ng pelikula ni Hilary Swank. Ah. Yung Boys Don't Cry. Just to get a reference of how an actress can portray sobrang a guy role, parang ganun. Pero hindi naman sobrang ganun kalala na parang katulad kay Hilary Swank. Kasi ito, disguise ko lang naman talaga siya. Kung paano lang siya gumalaw, na tinignan ko lang kung paano gampanan ng isang actress ang lalaki. And sabi mo nga, ang gumanap nito dati si Sharon Cuneta, yes, at saka si Robin Padilla. Napanood nyo ba yung series para pagbasihan nyo? Yeah, several times ko siyang pinanood. Mm-hmm. Of course, kailangan ko ng reference. And also, medyo minamold ko rin kung paano magsalita si Carding now na ako yung nagpo-portray. And siguro yung flow din ng buong movie. So I watched it siguro mga 5 times habang nagka-cardio ako. Tawa ako kasi magkaiba kami. Siya pinanood niya habang nagka-cardio. Ako nakahiga. Ako, nakahiga ako siya pinanood. Habang talaga, kumakain. Patulog levels. Magkaiba talaga kami. Ako naman, pinanood ko dahil gusto ko siyang mapanood. Dahil hindi ko siya napanood before. So, mabuti na lang meron siya sa YouTube. So, napanood ko siya. And sobrang nag-enjoy ako sa buong movie. Sobrang kinilig ako. So, ayun, nakakatuwa na parang mas lalo akong na-motivate at na-excite na gawin tong TV adaptation. May pressure ba na knowing na it was a hit noong 90s, di ba? Nung pinalabas itong Maging Sino Ka Man. And of course, i-revive ito ng GMA ngayon. May pressure ba sa inyong dalawa? I think palagi naman magkakaroon ng pressure. I think we just treat it as a challenge. And also, kapag inisip mo kasi yung pressure, baka mas hindi ka makapag-perform ng maayos. Because we know for a fact na it's a heavy, heavy teleserye. I mean, alam natin kung ano yung gravity ng naabot ng teleserye. Ano yung movie na to. So for us na to be playing the roles of Carding and Monique and Dino, syempre, big shoes to fill, but kami, ginagawa lang namin yung best namin. And yun, tsaka syempre, napakagaling naman ni Barry, madali lang yun para sa kanya. Ba't ka natatawa? Ako naman, para sa akin, may pressure, yes, oo naman. Pero hindi naman kasi namin talaga pinangarap din na somehow ma-meet yung kung ano yung original. I think yung pressure is coming from, ito yung first lead namin as Barda kasi. Ito yung first show namin na kami yung lead. So, syempre yung pressure na
pinagkatiwalaan kami ng GMA with this project, and it's a remake pa, so alam mo yun, doon nang gagaling yung pressure. Pero mas nananaig para sa akin yung excitement, kasi nga ibang Barbie and David talaga yung makikita nila. Pinakikita kang similarities ni Monique kay Barbie? I guess yung pagmamahal sa tatay. Ang pinagkaiba naman ni Monique sa lahat ng nagampanan kong roles before, this time, meron akong resentment towards my mom. Na parang lagi kasing mapagmahal na anak ako sa nanay, di ba? Parang ang laging nawawala yung tatay ko, laging ang hinahanap ko yung tatay ko. So this time, ngayon, ang nakasama ko talaga, lumaki talaga ako sa tatay ko na ginagampanan ni Mr. Tonton Gutierrez. Tapos baliktad naman dahil ngayon may tampo ako sa nanay ko. So doon manggagaling yung bubog ni Monique. Kaya kahit na ano na parang may death threat na siya, hindi siya tumakbo sa nanay niya. Naghanap pa rin siya ng ibang mapupuntahan. David, ikaw. Meron ka ba nakikipag-similarity kay Carding? Siguro yung love for my siblings. Pero si Carding sa mga anak niya. Siguro yun. And si Carding kasi yung gagawin ng lahat para makuha niya yung gusto niya. And I think ganun akong tao. And yun. Alam mo, kanina pa ako nababother dito. Oo nga, nakikita ko kasi nakabubad ka dito. Kamusta yung eksenang yan, nung kinukunan ninyo? Yung kanina wala na eh. Nung nakahubad si David. Eto na nga, tawang-tawa ako. Nung MediaCon, sinabi ko, wala ako sa eksena. Tapos, na-realize ko, eksena pala natin yun. Sorry na kasi. Nagpapatunay lang po na hindi po talaga ako tumingin sa katawan ni David nung time na yun. Professional po ako. Professional. Thank you. Ako pala yung eksena niya. Pasensya naman. I'm really sorry. Hindi, ano nga bang reaction ko nun? Natatawa ako talaga. Kasi, Kasi sa MKB, stabilis siya eh. Oo. Eh ito. Yeah, pero meron din siyang topless scene doon, isang mabigat na eksena. Yeah. Namatay si Cisa. Yeah. Pumipili talaga siya na eksena, no? Yung talaga, dito maghuhubad ako. Oo. Hindi, ang eksena yun kasi, kailangan maghubad. Hindi naman for the sake of. Alam ko naman kasi itong si David, very sensitive siya sa mga ganyang bagay na not unless talaga kailangan sa eksena, tsaka lang magpapakita ng... Hindi ka naman nailang. Hindi naman. Kasi ang eksena ko, ang dami kasing instructions ni Direk Ben. Kaya oo, hindi rin ako nakapag-focus dun sa topless eh. Kasi gagamutin ko yung sugat ni Carding. So ang daming instructions, so dun ako nag-focus. Oo, may pa-abs eh. Diba? Nakaka-distract. Oo, parang nung rehearsal hindi naman siya naghubad. So nainis! So, chef, as an actor. Oo, as an actor. Professional. Pero David, ready ka to go topless? Actually, hiya nga ako eh. Hindi na rin ako masyadong nag-post masyado ng ganun as compared to like when I was younger. So medyo nailang ako. Tsaka siyempre, kaharap ko si Barbie. So parang, alam ko wholesome si Barbie. Di ba? So parang... Alam mo. Pero pinaghandaan mo yan, no? Actually, gulat ako. Meron pala. Hindi ko alam. Barbie, walang paghahanda. Hindi, kasi nga siya, kasama sa... morning routine niya ang mag-workout talaga. Oh, so, always ayan, prepared ayan. Naman ang ating ginawa. Kaya lagi naman din talaga ako nag-workout. Kaya, always ready. Oh. Kaya ngayon, after ng interview natin, mag-workout ako. So, okay naman. Of course, yung chemistry nyo, undoubtable na talagang MKI pa lang nakikita na natin. Of course, you did a movie together. Hanggang ngayon, yung chemistry nyo, talagang tinatangkilik pa rin ng mga kapuso. Paano nyo na-maintain ito? I guess we stay grounded and syempre hindi naman namin malilimutan kung saan nagsimula ang spark talaga ng Barda, which was in Maria Clara at Ibarra, na napaka-importanteng proyekto rin naman talaga for everyone. So, I guess yun. And yung suportahan namin sa isa't isa, hindi naman nawawala. And yung friendship, isa rin yun sa siguro ginagawa naming motivation para galingan pa sa work. Na mas malalim ngayon.
Sa lalim ng ilog. Nailang-ilang. David, ikaw. Gaya ng sinabi ni Barbie. Wait, nagkakatampuhan ba kayo? Minsan. Minsan? Totoo. O, paano nagbabate? Paano nagsisimula ang tampuhan? Wala, nangyayari na lang. Oo, walang nangyayaring sorry. Oh, tsaka paano nagsisorry? Paano pala nagkakatampuhan? Sorry. Hindi ito. Hindi, ako ramdam ko si David. Pag late, titingin muna yan sa... Babati muna yan sa iba. Ikaw. Kasi syempre ako nasiset na eh. Oh, babati muna yan sa iba, tapos tinitignan na ako niya. Tapos bigla, ay Barbie. Tapos tatansyahin niya kung pwede niya. Galing mo ah. Pag gumanan lang ako, ah, okay, hindi pwede ka usapin. Ganon. Ah, ramdam ko yan. Diyos ko. Paano ka nagsasorry? Actually, nahihiya kasi ako minsan kasi alam ko naman na maligo. Na-late nga ako, ganyan. So pag nakita ko siya, ay patay ako. Ay, patay na una na naman. Patay na. Parang ngayon, no? Oo. So, alam yan, wala mo na pa-chocolate or paano? Wala. Lagi ko ang sinasabi, ang drink ko, barista blend. Walang dumadate. Wala. Hindi kasi nangyayari. Ikaw pa rin na nagbabayad. What is the best thing about working with each other? I think, si Barbie kasi napakagaling na actress eh. Siya hindi pong give and take. And aside from that, marami ako natutunan sa kanya from the very beginning, from Manopo, from Heartful Cafe to Manopo, and Maria Clara Nibara to the movie, and now na dito na kami sa maging sino kami, like, nakita ko na napakagaling ni Barbie na actress, and I don't think I'm actually sure na siya yung pinakamagaling na actress na naka-work ko sa industriyang to. So, state. Siyempre, kung ganun diba, diba? Nakukot ka na naman. Ako naman with David from Heartful Cafe, nakita ko yung pag-mature niya as an actor. From yung parang go with the flow siya dati. Parang sige, kung ano yung option script, tapos sige, take na, ganyan. Ngayon, especially with this project, inara niya talaga yung character. Hindi ko nga akalain pinanood niyang pelikula na 5 times pala. Yung ganun siya talaga na ka-into it. Talagang very detailed siya talaga. Yung pananalita niya, iniba niya, yung paano siya kumilos, yung characterization. So bilang actor, nakita ko yung maturity niya. And most importantly, yung improvement niya rin talaga. And lahat naman din alam na well-known businessman si David. So hindi lang talaga ito yung ginagawa niya. Pero tinutukan niya talaga itong project na ito. Kaya I'm so proud of him. And I'm just excited for everyone to see Carlin. Yung movie, merong kissing scene. Eh dito ba sa serye, meron din kayong kissing scene? Meron? Meron ba? Question mark, exclamation point. May poll. Magpapa-poll kami bago mag-ending. Panalo na. Barda pa lang eh. Meron pa ba kayong dream role na gustong gampanan after this? Ako, serial killer. Gusto ko. Bye. Mahilig ako manood ng mga ganyan, mga crime, suspense, thriller, gano'n. Dave. Siguro basketball player, documentary, gano'n. Oh. Layo sa totoong buhay ah. Pero nagbabasketball kasi siya. Yun na nga. Yeah. Basketball star yan nung ano. Yes. Yeah, ganyan yung gusto ko. So, gusto mong pagsamahin, kumbaga? Oh, parang yun. Parang may love interest din, tapos basketball player ako. Parang high school gano'n. Yeah. Kala mong bata eh, no? May love interest pala. Sino ilalagay natin love interest? Ano? Oh. May next project ka na agad, Barbie. Basta taga-cheer lang ako ah. Ay, abangan nyo kung basketball pala kami sa maging sino ka man. Yes, abangan nyo kung maaabot ko yung ring. Ay, okay, I have individual questions for the both of yan you. Na, unahin ko muna si Barbie. Barbie, parang ano, you know, may mga interviews ka na parang for the lack of a better term, parang naiinis ka na pag tinatanong ka kung nagseselo si Jack sa team up ni. Hindi ako nainis, grabe ka naman. Hindi, pero siguro na parang alam niyo, parang parati na lang tinatanong. Babalik pa rin ko ngayon. Selosa ba si Barbie? Oo na hindi.
Uy, ano yun ang kumita? Hindi, pag kunyari kailangan sa work. Kasi si Jack marami lang na kissing scene yan, marami na rin nakapartner yan before. So, ako dead ma lang kasi professional naman yan. Pero kung kunwari magkakayaan na hindi kasama sa work, tapos may ano, yun yung ano. Sabi ginaya ako siya. Sige, okay lang. Pero pag may kasamang yun. Ano daw yung secret to a long-term relationship? I think security and maturity. Importante yan. Mm-hmm. Yan dalawang yan, importante. Kasi pagka ganun, parang... Well, hindi nyo na kailangan pag-usapan. I mean, I would love to talk about it para din alam ko kung kung nasan siya sa sitwasyong to. Pero he never really asked for it. Eh, lagi naman kami magkasama. And full support naman siya, kahit kay David. Proud nga siya, nakita niya yung action mo, sabi niya, ay oh! Sige sa kanya, ayayin ko siya. Oh, sige, lumabas kayo. Kayo lang ha, talaga, sinasabi ko sa'yo. Ay, nako. Okay. Doon tayo sa kanto. Oo! Nag-aabang. Teka, kamustahin ko lang yung pinapagawa mong bahay. Diba, kamusta na? Malapit na malapit na. Definitely doon na kami mag-Christmas. Ah, totoo? Yes. So, wow. I'm very excited. Yeah! Uy, hindi. Mahirap naman kasi talaga siya. Ano naman? Kasi matagal mong pinaghirapan yan. Sobra. Oo, totoo. Mga kaharap pa lang pinag-uusapan na namin. Talagang... Alam na niya. Very hands-on si Barbie. Paano yun? Paano ka nakakapag-hands-on sa pagpapagawa ng bahay? Inagtitaping ka? Thankfully, may mga tao naman na tumulong sa akin, and of course yung daddy ko naman full support din sa akin. So pagka physically hindi ko kayang pumunta sa site, si daddy ko yung nagpupunta, si daddy ko yung namimili ng materials, ganun. So hindi ko yung takes na mimili ka ng tiles, ganun? Actually, oo, nagtatawag ako, sabi, oh, bakit may toll fee pa, ganun. Maliit lang naman yung truck, okay. Grabe ka, grabe ka, hands on. Cardine, ganun. At si David naman. Ako, madami. Matutulog muna ako. Maraming business yan eh. Sinong mas malapit sa karakteristik ni David Licaoco pagdating sa pagiging lover boy? Sa pagmamahal, si Ginoong Fidel ba o si Cardi? I think si Fidel. Si Fidel. Why? Si Fidel din. Si Fidel yung tipong he would do anything for the girl he loves. Diba? Kahit binibiniglay. And I think ganun din ako. And sweet, tsaka gift-giving din kasi si Fidel. Gift-giving? So medyo ganun din ako. Eh, barista din, and... hindi nga nakakarating. So, pinawasa ko talaga, diba? And then, sweet kasi si... Sweet kasi si Fidel na... Sweet siyang tao, and I would say na ganun ako. Ano love language mo? Ako, feeling ko, si Adam. Adam? Feeling ko. Yung sa movie namin, mas ganun siya. Ah, mas ano? Hmm. Bakit si Adam? Kaya abangan nyo rin yun. Bakit nga ba? Hopeless romantic, pero merong parang exterior na parang mayabang, or pero pag talagang sure na siya doon sa tao, talagang grand gestures, tapos... Ang galing nun. Oh, see? Ano? David, ano ang love language mo? Tingin ko lahat, to be honest. Kapag gusto ko talaga yung tao, lahat tingin ko. Bigay lahat. Bigay ano yung number one na lang? Mm-hmm. Ano yung number one? Touchy ka ba? Tingin ko lahat. Quality time siguro. Yeah. Quality time. Paano yan? Parati ka na sa tip. Dami mo racket. May business ka pa. Paano quality time? I think wala yun dun. It's yung thought na kung may libre kang oras, gagawa ka talaga ng paraan. Kahit isang oras lang. Para... Basta quality time. Para makita mo yung gusto mong makita. Diba? Yeah. Kayo ba dalawa nag-uusap kayo ng love life? Pag in between take? Yeah. Oh. Talaga? Sino mas maraming sinishare? Pantay lang. Inopen mo sa isang interview, actually sa in my podcast, inopen mo yung about your sleep apnea. Sabi mo nga talagang naaapektuhan yung pang-araw-araw mong ginagawa. Kamusta na yun ngayon? Ganun pa rin. Hanggang ngayon. Yeah. So
Actually, gusto ko na magpa opera after this show. Mm-hmm. So hopefully I find the time na magawa ko 'yun kasi I think sleep is the best gift. by God. Siyempre, diba? Siyempre. Yun naman tayo pinaka masayang gawin, matulog at kumain eh. Diba? Pero hindi ko siya nagagawa. So, yeah. Tsaka siyempre, I also want to improve my myself. Kasi, I think to a degree, because of my sleep apnea, I tend to be, naiinisip ng mga tao na matake ako. Suplado. But actually, talagang nina-feel kasi ako sa umaga na bigat eh. Bigat. So parang wala ka sa mood. So I had to work out. I had to do so many things para maging maayos ako. So I really want to do that very soon kasi yan, gusto ko rin umayos yung buhay ko. And maayos naman, pero siguro i-lessen yung stress para maging maayos yung buhay ko. Dumating na ba siya ng set na masungit siya? I think I'm good at pretending. Oh. Ako yung tinatanong, di ba? Ako yung... Hindi naman masungit, pero casual. Hmm. Hindi lang siya parang, hi! Wala lang ganun. Pero normal na David naman. Hindi naman masungit. David, maraming fans ang naiintriga. May tea ba sa recent tweet mo about posting things sa social media? Tea? What's the tea there? Anong issue doon? May pinost ka raw yata recently about, posting things on social media. Marami lang akong nakita ang mga negativity sa X. Sa Twitter. X, yung pangalan ngayon ng Twitter, hindi sa X mo. Oo, like, medyo involved din kasi kami doon sa ganun. So parang, ako gusto ko lang na maging positive ang lahat kasi hindi natin alam kung ano yung feel ng ibang tao kapag nagpapataw tayo ng negativity sa social media. Kasi hindi natin alam, baka may pinagdadaanan ng mga tao, di ba? Tsaka marami nag-aaw eh. That is diba? True. So parang syempre ako gusto ko lang din sabihin sa kanila na i-remind sila na hindi maganda yung mga ganun. Kasi we're just trying to live our lives na mabuhay. Inihanda kaming challenge meron para sa inyong dalawa. Okay. Siyempre, David, yung iconic line ni Robin Padilla dun sa maging sino ka man, hanggang ngayon, talagang natatandaan ng mga tao. Ikaw ba? Hindi ko alam kasi kung kasama to dun sa mga eksena nyo. No? Pero ikaw kung i-deliver mo to. Paano kaya? Yung carding ngayon, ha? Siyempre, iba yung carding ngayon. Nakakainis man tanggapin, ha? Oo. Pero, champion ka talaga, eh. Malang kita, eh. Malaman ba ako? Walang ganun sa script. Walang confirmation. Mas okay yung ganun. Walang tanong, oh. Sige, ulitin natin. Ulitin natin, no? Alam mo, nakakainis man tanggapin, eh. Nakakainis, Barbie, Monique. Ay, may ganon, may Barbie. Nagkakagusto na ako sa'yo eh. Malangakit eh. Maging sino ka man. Teka, nahihirapan ako makarecover nandito eh. Lapit ko lang ah. Andali lang ah. Pero, oy, palakpakan naman natin. Galing. I love it. Parang biglaan yun ah. Heartfelt. Very so honest. So anyway. Meron kayong mga eksenang ganon ano, na ina-adlib nyo lang. Marami. Dahil isa sa mga instruction naman din sa amin ni Direk Enzo Williams na sobrang galing talaga sa action scenes. Gawin nating fluid yung mga eksena. So kung basta alam niyo yung character nyo, pagka nagte-take tayo tapos may nararamdaman kayong gusto niyong sabihin nyo. Tapos tingnan natin kung paano magre-react yung mga ka-eksena nyo. Tingnan natin yung magiging dynamic. Parang ganun. Kaya nakakatuwa kasi parang na rin kami, nagko-collaborate kami sa mga eksena. So pinag-uusapan ninyo dalawa bago kayo mag-shoot na, baka ganito ang hirit ko mamaya. May mga ganun ba? Hindi naman. Wala. Ay, talagang, sa surprise. Lines, wala. Yeah. Pero siguro kapag may mga, kunyari, sasaktan ko siya or basta may physical something. Yun lang siguro. O, si Barbie naman yung bibigyan natin ng challenge. Di naman challenge to.
Ayan eh! Baka kayo pa ma-challenge sa akin. Diyos ko naman. Sige, papakantahin kita ng maging, yung line lang, yung maging sino ka man. Sige. Ito yung pang malakasan mong bibioke. Sige. Oh. On prime time. Oh yes. Oh, Hana, nako, manood ka. Okay. Na nakatingin din ba sa kanya? Sana. Yes, okay. Mm-hmm. Sabi ng handler ko, yes daw, okay. Game. Tingnan natin kung magaling pa rin ako after, ah. Mahal kita, pagkat mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, maging sino ka man. Oh, ikaw naman. Oh, kumakanta din siya. Sorry, sorry kayo. Everyone's nice. Very excited. Please invite our kapuso to watch Maging Sino Ka Man, a special limited series. Yes, very special. Oh, kasi 'di ba ang isang bagay mas special pag limited edition. Yes. So, ayan po mga kapuso, iniimbitahan po namin kayo Maging Sino Ka Man, the TV adaptation directed by Enzo Williams sa GMA Talibabad pagkatapos ng 24 oras. Hi mga kapuso, inaanyayahan ko po kayo manood ng Maging Sino Ka Man 8 PM after ang 24 oras. Sana po supportan nyo. Alright! Thank you! Tuloy na natin! Thank you! Yay!